Hello, magandang happy Sunday and magandang umaga sa ating lahat, especially sa ating mga YouTubers na OFWs and mga foreign na supporters natin ng YouTube. And especially dun sa mga nagre-request ng super slow-mo na pagtatali. Same request sa aking katabi. Ayan. Gusto niya matuto ng pagtatali kasi yung tali niya, tali ng bakang, alam niya. Si Paring Franz, oh. So, hindi naman siya, a student niya siya before, but then, ginagawa niya lang tambayan dito pag nag-refresh siya. So, ayaw niya kasi may missing part, no? Siya kapag natalo siya, ayaw niya mag-experimental. So, talagang pupunta siya dito kasi imos ka lang, Franz, no? Sa, ano, sa Das Marinas. Mga ilang minutes, Franz, pa punta dito? Mga 30 minutes din. Oh, malapit lang, 30 minutes. Yung ibang, di ba? From ibang lugar pa pumunta dito, no? So, dito malapit lang. Mas madali niyang ma-correct yung pag, mga kailangan mo, Franz, no? So, today, I'll be vlogging about slow-mo na pagtatali, just like kung request ng marami kung paano talaga yung pagtatali, kasi marami naman pong nagtuturo ng pagtatali, but then ano ba talaga yung tamang sistema sa pagtatali? Tama lahat yung mga pinag ano nila, way nila ng pagtatali, pero yung sa atin po is sinishare natin kung ano lang talaga para sa atin yung ginagamit natin, at the same time yung talagang matatag para sa atin. Kasi ito po, nakikita nyo po, ito yung pinakita ko kay Franz kanina. No, yan yung pagtatali namin na ano po ang tuning to, parang tuning ng paypay lang, no? Yun po yung tuning ko dito, and then yung figure of 8 na lucky at saka yung kuntahan, yung X na kuntahan. So yan po yung outcome niya. So papakita ko po lang sa inyo. Okay? Yan pinaka outcome niya. So dito lang po tayo sa dummy fit, mga sir, ha? Kasi alam niyo naman, ayaw nating matanggal yung ating YouTube na. Okay? Again, hindi ko naman pinagkikitaan yung YouTube, but then diyan po tayo nakakatulong at diyan po talaga na marami nakikinabang. So, gumagamit tayo ng dummy fit. Okay? Then pinapakita ko to kay condom. Pinapakita ko to kay Franz, no? Kasi kanina pinapaikot ko to kung talaga bang kaya pa niyang ikutin, no? So, lagyan ko lang ng condom. Okay? And then gagawin natin siya ulit, mga sir, na gamit na po ang ating tamang sistema na pagtatali. So, okay, Franz, tingnan mo nga kung matibay ba? Kaya mong pihitin? Ha? Matibay? Matibay. So, ano nakikita mo dun sa comment mo dun sa locking natin? Di ba, ano kasi siya eh, yung pag baliktaan, ano naman ang tawag dyan, figure 8, pagbalik din eh. Yung kuntahan, yung locking. Kuntahan. Pag ganun, tapos dito sa baba, medyo tama yung ano, kuntahan. Oh, yung importante lang po yung kuntahan, kasi explain ko po sa inyo. Makikita niyo po, yung garo natin is nakayulang. Okay? Nakayulang yung garo natin. So, kung makikita niyo po, kailangan natin i-lock yung taas, gitna, baba. And then yung pinaka leg niya dapat may kuntahan din sa baba, gilid, tsaka sa gitna, para hindi po talaga siya naikot. Kasi marami po akong nakikita sa nakikita natin sa ibang mga veteranong mga gappers, no? Yung lockings nila, umabot na sila ng Big Ten, pero yung sa locking, based on my opinion lang po, meron konti. Meron naman tayo natutunan sa kanila, pero meron pang konting, kumbaga, nakulangan ako, kumbaga. But then, hindi naman para sinisiraan natin sila, pero kumbaga nga po, meron pang ihaganda sana kung pag-aralan mo talaga yung tamang sistema ng pagtatali. So, ngayon po, okay? Ipapakita ko kay Franz ulit, no? Gagawa tayo ulit nito. Okay, gagawa tayo ni ulit nito at gagamitin natin yung pinaka-process natin kung paano yung tamang sistema na pagtatali. Okay? Okay, so dito po mga YouTubers, tandaan nyo lang po, ang tali natin po, ha? Ang tali po natin, mga sir, is naka-garol po yan. Ito yung tinidor, no? Ito yung dalawang tinidor, kaliwang tinidor, kanang tinidor. Tapos ito yung leeg, ito po yung lamesa. So, ang tanging mailalak lang po natin diyan, mga sir, is kailangan po unang-una is mailak natin to tatlo dito. So, tingnan nyo po, ito po, meron akong drawing ng garol, no? Just like for example lang po. Tandaan nyo lang po, mga sir, no? Kailangan po natin dito is meron tayong sistema ng pagtatali. Kasi knowing po, no? Ito ang tahid niya, okay? At dito po yung pinakapaan niya, okay? Yan yung pinakapaan niya, mga sir, no? Ito yung pinakapaan ng ating manok. So, unang-una po,
no, para ma, hindi tayo mawala. Ito po yung sinasabi ko po na base sa ginagamit ko po is yung pay-pay setting po ng pagtatali. So, unang-una po, mga sir, is unang-una mong itatali diyan is from here. Tali natin dito, no? And then, tali natin rin siya dito. May sapin na po yan, sir, ha, mga sir. Okay, tali natin siya dito, no? Para divided yung kanyang, ano, tali at saka yung pressure niya. Okay? So, dito pa lang po, mga sir, na-divide na natin to ng tatlo, ng yung pagkalapat natin, kumbaga, bahagya, hindi na to, na-flat na natin yung ating garo sa paa, no? May flat na natin yan. Okay? And then, sunod na locking po niyan, mga sir, is kailangan natin po yung X-type, no? So, kung makikita natin, yung sapin natin is dito talaga po, may gitna yan. Okay? May gitna yan ng sapin, no? Ito yung pinakagilid yan ng sapin mamaya. And then, so, gagawa tayo ng X-type po. So, since dito po, ito yung paa, okay? Ito yung paa ng manok, no? At ito naman ang pauna natin. Okay, ito yung pauna natin at ito yung paa ng manok natin, no? So, dito lang po, simple lang po yan. Ito din po yung tahid. Okay? So, gagawa tayo ng X-type nyan. So, from here, okay, mag-i-X tayo dito. And then, X rin tayo dito. Okay? Kasi ang purpose po nyan is pag ito aangat, okay, mapipigilan ng isang tali na to. At ito naman, naipigilan na ni po dito. So, hindi na siya maiangat. Since meron siya dito, mailalak mo pa na siya sa dalawang X. Okay? Pagkatapos po ng dalawang X po, is simple, lalaking mo to. Unang ilalaking natin itong gilid na to. No? Tatalian natin to. So, from here, kailangan ang tali, hindi dito lang. No? Dito ang magiging tali niyan. So, dito sa gitna, ang tali. No? Papunta doon. Okay? At dito naman po, dito naman po yung tali, no? Papunta rin po dyan. Okay? So, mailalock mo siya, na-divide niya siya ng tatlo, meron kang untrahan na X, meron ka pang locking dito sa gilid, no? Sa unang garo, locking dito sa baba. Ngayon, ang kulang na lang po niyan is itong locking dito sa pinaka baba. So, kailangan natin po sa baba, since ito ang pinaka lamesa niya, is kailangan natin ng untrahan naman dito at saka dito sa kabila, no? Kailangan natin ng kontrahan dyan at saka kailangan din natin ng kontrahan papunta dito, dito sa taas at dito sa kabila at saka kung pwedeng dito may kontrahan at saka dito rin po may kontrahan. So yan yung pinaka project natin, Franz, diba? Para kung makikita mo talaga yung division ng pagtatali, no? Talagang na implement natin. Okay? And of course, meron siya ditong paunan, no? Mga sir, dito mo siya may paunan. Kailangan din po, okay? Dito ang paunan. Kailangan din po, merong tali dito sa paunan na to at merong locking dito sa paunan na to. Okay? Kailangan iikot rin po yan, yung tali natin dyan. Para talaga makikita natin na lahat ng anggulo po is na itatali natin at hindi siya gagalaw. Okay? Ganun lang po kasimple yan. So, kung makikita nyo po, una, meron tayong division dito sa tatlo. And then, dito po may X siya. Tapos, locking dito sa taas. And then, locking dito sa garol, ay sa ano po, sa paunan. And then, of course, gagawin natin yung pay-pay settings na sinasabi ko sa inyo, no? Para will divided yung pagtatali. And of course, itong ano po, itong paunan natin, na ilalock rin natin ito na maayos. And then, dito po. And of course, ang pinaka-last niyan po is yung pinaka-division po ng pag tapusin na po natin is kailangan well divided yung pagtatali. So, kailangan may tali dito, no? Itong tahid, ha? May tali dito, may tali dyan, may tali dyan, may tali dyan. Kung pwedeng apat, so well divided para talagang hindi siya iikot tsaka talagang malatag. So, ang pinaka-outcome natin, mga sir, no? Is ito talaga yung pinaka-outcome niya. So, ginawa ko lang dyan is dalawa. So, mamaya gagawin natin yan ng magiging ganito ang pinakatsuri natin. So, let's start, no? Sa slow-mo ng pagtatali. So, ipapakita ko din lang since dummy fit ito, no? Pakita ko lang po din yung pagsasapin, no? Mga sir, kasi gagawa tayo ng panibago.
Okay? So, ganyan lang po. Dito lang po kami nagpa-practice, pagtatali, pagkasapin. So, halos dito lahat sa dummy feet para may practice natin dito, i-implement natin sa tunay na paa. Okay? Ayan. So, maraming nag-aabang nito, no? At sorry talaga, ngayon ko lang na siya nagawa. At alam niyo naman po, marami tayong iniisip and then duty po tayo. So, ngayon ko lang siya po na gawa talaga. Okay? So, hopefully, ito maging ano po, malaking tulong po sa ating mga sabungerong gaper at yung mga gaper talaga natin ng mga sugante, no? Tingin ko lang po. Yung gamit na paunan. Yung gamit na lang. Okay. Paunan. Ayun, paunan. Boots pala. Yan yung sabi na. Thank you. Yan. So, as I said po, maraming, ano po, yung paunan ko po is talagang malaki. So, dito po, ikaw talaga yung tagahawak. Ikaw rin yung, ano, mag-a-adjust lahat, no? So, yan. So, dito ko na pe-perfect yung aking pagsasapin, no? Dito rin ako nagtuturo ng pagsasapin sa mga dummy feet. And then, pag pumasa ka na sa dummy feet po, is dito na kita dadalhin sa, ano po, sa actual na paa. Okay? So, dito, bihirang-bihira yung bumagsak. Pero ngayon po talaga, naging stricto ako sa pag, ano po talaga, sa pagtanggap ng estudyante. Talagang pag hindi pumasa at talagang kailangan bumalik is talagang pinababalik ko sila. So hindi ko sila binibigyan ng certificate para bumalik kasi mahirap naman po na pagdating sa sabungan sasabihin graduate sa atin pero hindi naman pumasa. So as you say po, malaki yung paunan ko. So yan lang po. Okay, lahin lang po yan, pahiga. Okay. So, yan na po siya. Okay? So, nakikita niyo po. Yan na po yung ating finished product sa paghasapin at saka paglagay ng paunan. And then, lagay natin yung ating tare. So, paglalagay ng condom. Ano ba condom? Okay. So, dito po. Paglagay ng group. Ano po ba? So, si Bo Brands ang aking assistant ngayon. So, duplikata siya ngayon. Assistant na estudyante pa. So, tropa na rin kasi ito. Lagi na nandito kasi. Nagtitext na lang ito. Pag weekend wala siya ginagawa sa kanila. Dito ito ginagawang tambayan pag andito ako. Tapos, bili agad ng Red Horse. Yun na. Inuman na sila ni Charlie. Ayan. So, yan na po, mga sir. Lagyan natin ng condom para for safety purposes natin. Okay. So, again, mga sir, ha. Pwedeng gayahin, pwede rin pong i-improve yung pagkatali nyo. But then, dito sa akin po talaga, itong churi ko po sa pagkatali po, is hindi po basta-basta tali lang. Kailangan dito talaga is ma-implement natin yung tamang kontrahan. So, yun yung pinaka-plano natin. So, again, so ilalagay natin yung tali po. Okay? So, dito na tayo sa super slow-mo po ng pagkatali in which ito yung pinaka-puno ng vlog natin. No? Okay, so, friends, ito tingnan nyo. So, pag nilagay na natin yan, okay? So, very particular ako mga sir ha sa garol na nasa gitna ng paa at po nasa gitna po talaga ng paunan para walang ano po yan yung perfect na lapat para sa akin ha. Okay yan po. So idiin natin yan para yung grooving na ginagawa natin is didiin sa pen para hindi siya iikot. So now pagdating dyan po no is itatali natin. So ito yung pinakaunang tali natin mga sir ha. So ito yung unang tali natin, this one. Itong tatlo. So, ito yung unang plano natin. So, ito yung unang itatali natin. So, ito na po, mga sir, ha? Okay? Dito ka dadaan sa pinakagitna ng sa pin. Yan po. Okay? So, yan. Yan yung una. Lagyan mo siya ng apat. 1, 2, 3, 4. So, yan yung pinakaunang tali mo. And then, lipat ka sa kabila. So, ito po yung kabila. Kukross ka dito. Tinan nyo po, cross ka dito. Yan, yung tali mo kasi lilipat ka. Yan, sa, dito po, isa, dalawa, lagyan mo ng apat din.
tatlo, apat. So yan yung pangalawa, okay? And then ito po yung pangatlo. Close ka naman dito ulit, no? Lalagay ka ng ayan po, yung close natin, okay? Iko-close ka dito pag lilipat ka, okay? So dito ka ulit sa gitna ng sa pin, okay? Sa dalawa, tatlo, apat. Okay. Now, pagdating mo sa pang-apat, pang-apat na tali po is ilagay mo dito sa kanan na ano po, garol, ipit na nakaipit sa paunan. So dito po, lahat ng adjustment po ng tali natin, no, sa tarian, kung pumasok ka ba or tama lang yung pasok mo or kulang sa pasok, lahat dito po is pwede mo i-adjust, or kung yung ring mo nasakal, pwede mo pa i-adjust. Basta lahat ng adjustment po, gawin mo na dito. And then after po niyan, no, kung nagawa mo na at wala ka na maging adjustment, dito na po tayo sa cross na sinasabi ko po. Itong cross, okay? Itong cross na to. So ito yung cross na, sinasabi ko po. So unang cross po, dito ka dadaan, okay? Kasi ito yung sinasabi ko po sa inyo. Itong gilid na to, ito yung malalim na part. No, ito yung gitna kasi. Sa kabilaan din, dito mo na lang siya idadaan kasi ito yung gitna ng sapin. Dito sa gitna, may malalim na part. So medyo mas stable pag dito mo ilalagay ang tali. Okay, now, ito ang unang cross, okay? See? Dito tayo dadaan sa gitna, okay? Dadaan ka rin sa kabila, sa gitna po. Okay? Dito ka lalabas sa kabilang gitna. Okay? And then, i-close mo siya sa dito po, sa kabilang garol. Okay? Now, lalabas ka rin dito sa kabila, no? And then, close ka rin dito sa yung sa dinaanan mo na tali, no? And then, huwag kang mag-cross dito. Mag-cross ka sa pinakapuno. Okay? Pinakapuno ng ano po, paunan. Okay? Para mas matibay. Now, lalabas ka dito sa kabila. Babalik ka rin dito sa gitna. Okay? And then, cross ka ulit dito sa kabilang garol. Yan po yung pangalawang cross mo. Okay? Ulit. Cross ulit. Lalabas dito sa kabila. Sa puno. Okay? And then, lalabas ka dito sa gitna ulit. No? And then, cross ka dito. Yan yung pangatlo. Kulang ng isa lang. Okay? Cross ulit. Lalabas ka dito sa gitna. And then, dito ka lalabas, no? Sa ibabaw, no? And then, cross ulit. One more time. And then, dito po. Sa ibabaw. Okay. Ang purpose po niyan, mga sir, is itong kontrahan dito sa dalawang tinidor. Yun yung pinaka-purpose po niyan. Hindi yan aangat parehas kasi na-ilock mo siya parehas. So, andyan yung kontrahan, yung X-type. Ngayon, ang pangalawa po niyan po is kukross ka dito kasi ito ang unang itatali mo. Itong pinaka unang kanang ay kaliwang garot tsaka yung paa, no? So dito ka ulit dadaan sa ilalim, no? Yan po. Ito ang tali mo sa kanya. Okay? Iibabaw mo siya konti para makita mo. Okay? Sa dalawa, tatlo, apat. Okay. So yan na po ang unang laki mo sa kanya, no? Ngayon dito ka sa kabila naman. Ito naman ang itatali mo. So dito ka dadaan, ibabaw mo siya konti. Okay, kasi meron ng laking diyan, 'di ba? Ibabaw mo siya konti. Okay? Sa dalawa, kung paano natin dinadaan yung mga tali, mga sir, ha? Ganun pa rin. Tatlo. Okay? Apat. Okay, now, natali dito, natali diyan, na-cross, meron na tayo tatlong daan, no, dito sa garol. Ngayon, ang susunod po niyan is yung locking ng buong paunan, pati yung garol. So, dito po, makikita natin, idadaan natin siya sa dalawang division. So, nakikita niyo po ito, ito po, nakikita natin to, meron tayong unang daan dito at meron tayong daan rin dito para tama na ilalak mo yung pinaka kanto ng boots tsaka yung paunan. At ito naman, nakukontra rin dito yung tali po, kinontra natin dito para mag-lock. Okay? Yun yung pinaka-purpose dyan. So, ito po, no, idadaan natin siya dito sa likod. So, dadaan ka dito sa ilalim po, mga sir, ha? Okay, dito ka muna dadaan, no? Yan, nakita nyo po. And then, dadaan ka dito, okay? Lagyan mo siya ng isa, okay? Ulitin mo, okay? And then, yan yung pangalawa. Okay, yan po, ha? Nakikita nyo po. Yung likod, okay. Ito yung pangatlo. And then, ito naman yung pang-apat. Dito naman po tayo dadaan. Kasi, nakikita nyo po,
may slack siya, di ba? No? So meron siyang masasabi na medyo loose, no? So kailangan natin siya lalagyan ng locking diyan. So yan po. Okay? Sa yan po. Okay? Yan yung pangalawa. And then ito po yung pangatlo. Okay, lagyan natin ng pang-apat. Yan po. Ayan po. So, nakikita nyo po mga sir, mayroon siyang tamang locking. So, nakikita nyo po, wala nang parang loose or part na hindi natin nai-lock. So, dito na-lock natin, na-lock natin itong boots, ay itong kanto ng boots tsaka yung paunan. No? Kasi ang purpose po ng paunan mga sir, tsaka itong kalang nito is para maging stable ang kanyang kanang garol. So, dito pa lang po, makikita nyo na po, dito pa lang, makikita nyo na po na hindi mo na matitibag yan. Okay? So, ngayon, ito ang part po na kailangan nating ilalax kasi yung tari natin po is meron siyang lamesa. Okay? Ito yung liig, ito yung pinaka-lamesa. Okay, now. So, ito na yung part na gagawin natin mga sir. Okay? So, yung paypay na side. No? Okay, now. So, ganito lang po yan. Dito tayo maglalabas. Sa gitna rin tayo lalabas. Okay, mga sir. Okay? Lalabas tayo ng ganyan po. Okay? And then, ibabalik natin muna siya sa pinaka puno ng paunan. Okay? Ito po. Okay? Ang unang labas natin. Isa. Okay. Babalik tayo. Okay? Dalawa. Okay? Okay? Tatlo. Okay. Yung pang-apat po, natali po, is kailangan nakita nyo po kasi may butas yan. Kailangan mo siyang i-lalak. Okay? Ikot ng isa and then ibalik mo siya. Okay? Nakita nyo po, meron siyang lock, no? Hindi lahat butas. Kasi yung iba kasi may butas, no? Pag ilock naman natin po lahat, ang nangyayari po, kakapal masyado. So, isang locking lang. Okay? Now, so ito yung pinakaunang ginawa natin. Okay? Ngayon po, lilipat naman tayo sa kabilang garol para makuha naman natin ito. Okay, now, dito pa rin nadaan. Okay? Yan. Yan po. Okay, yan yung itong side na to. Okay, now, babalik tayo. Okay, babalik tayo guys. Ikot tayo dito sa likod. Yan. Okay. Ilalock natin yan. Yan po. Okay, medyo mahirap lang ha. Yan. And then, ulit. Yan po. Okay. Ikot. Okay, ito yung pangatlo. Lock ulit, no? Okay, and then, yan. So, nakuha na natin yung pangalawang side, no? Now, ang susunod po mga sir, is dito naman tayo, papunta dito, ito na po, yung sa gitna. Or ito, okay, ang gagawin natin. So, ang gagawin natin mga sir, is ikot tayo ulit. No? Lock ulit. Okay, and then, yan, ikot. Tingnan mo yun po mga sir ha. Dito tayo dadaan sa gilid ulit. Yan. And then, pwede natin i-cross dito sa kabila. Okay, and then cross ulit. Yan. Okay, and ulitin natin. Yan po, ito yung pangalawa. Okay, pwede natin i-end dito sa kabila. Pwede rin dito. Yan. And ikot ulit. Yan po. And then, isa pa. Yan. Lock na kasi pangatlo na. And then, yan po. Okay. And then, close dito. So, yan yung pangatlo. Nakuha na natin to. Okay, now. Ito naman po yung locking dito. Kailangan mayroon tayong lock dito sa isa, sa ilalim. Okay? Ito po yung locking dito. Para dito po. Okay, ito yung locking natin dyan. Okay, dito tayo dadaan sa pinaka ilalim. Yan. Yan po, labas tayo dito ha. Dito tayo dadaan po mga sir. Yan. Yan, and then i-cross. Okay, and then balik dito sa taas.
Yan. And then ulit. Yan. Yan po. Isa. Balik. And then cross dito ulit. Yan po. Yan. And then cross ng isang ikot. Yan. And then dito ka mag-end. Okay. Now, nakikita nyo po yung tali natin, no? Nakikita nyo po yung division natin. Okay? Ito na lang yung isa pang pwede natin gawin dito sa gilid na to. Or ito, mga sir. Itong side na to. Okay? Itong side na to. So, meron pa tayong pwedeng gawin dyan. Okay, now. Dito po yan. Cross ka ulit. Then, labas ka dito. Yan. And then, yan po. Dito ka mag-end sa kabila. Yan. And then ulit, cross, labas dito sa gilid. Yan. Okay. Pwede i-end dito. Yan po. And one more. Yan. Yan po. Isang buong buhol. Yan. And then, dito na po. Okay. So, yan na po. Nakikita nyo po. Yung locking natin is talagang matatag na. So ngayon, ang sinasabi ko pong division na ito po, no, is maibibigay natin to. So gagawin natin, well divided yung pagtatali. Okay, now, ito lang po yan. Dito ka, kukross sa gitna ulit. Then, okay yan, cross ka sa gitna ulit. Then, dito ka lalabas sa pinaka mababa. Okay, dito ka. Okay, nakikita niyo po, sa dalawa. Tatlo. Okay. Apat. Then, lipat tayo sa dalawa, tatlo. Okay. Ulit, pataas, no? Sa dalawa, tatlo. And then, pinakalas sa ibabaw na. One, two. Kung yan lang po yung matira, okay lang po yan. And then, dito na natin idaan. And then, isang ikot. Kung kaya, pag hindi po, yan lang po. Ang gagawin natin yan. Okay. Yan na po yung pinaka outcome natin dyan. So, papacheck natin to kay Francis. Nakuha mo, Franz? Okay, so Franz, tinan mo. Okay, tignan natin kung observation ni Francis. Ikutin mo, Franz. Talagang matibay. Ha? Kompleto locking, anong masabi mo dyan? Maganda. Dito, yung ano dito, maraming division ng lock. Ka dito. Dito okay. Rin dito sa likod. So, sa kumusta yung tatag pan? Matatag. Kung sa tatag, matatag po. Mm. So, yung dati matatag. Kong ginagamit. Pag ganun minsan, pag hindi mo masa, ano talaga, maurong eh. Oh, pero yan. Yung ito, hindi eh. Oh. Talagang matatag. Kahit anong ano mo. Oh. Talagang well divided. So, ganyan lang po mga sir. And hopefully, meron kayong natutunan dun sa vlog natin ngayon about the super slow mo. But then, sabi ko nga po, kailangan na natin medyo gandahan lang. So if ever na gusto nyo magandang yung outcome, is kailangan lang po meron kayong paa sa pen. Isipin nyo maigi yung anong pinakamagandang magiging stroke ng tali natin. Kasi yun nga, si Francis hindi ganyan rin yung pagtatali niya. Nag-aaway yung mga tali niya. So ngayon, no, so ito yung pinaka part namin na pinag-alala namin yung pagtatali. At yung sa akin naman po, ang pinaka-importante is yung medyo walang ikot talaga, no? Hindi medyo, talagang walang ikot. Tsaka yung maganda tingnan, no? Yun yung pinaka-importante kasi yun yung purpose ng pagtatali eh. Yung talagang hindi siya naikot at wala siyang space ng tao dito yung adjustment ng mga magiging adjustment. Gagalaw. Okay, so yun lang po, importante. Yun nga, Franz, no? Hindi siya gagalaw. At itong vlog na to, para dun sa mga nag-request ng slow mo ng pagkatali ko, no? Ganun lang po ang kailangan lang natin po is pag nagtuturo tayo, kailangan tayo mayroong plano kung anong ituturo natin at kung ano yung plano na magiging outcome ng pagkatali. Hindi basta-basta tali lang, okay? Pag nakikita natin yan, makikita ng iba na yan yung sistema natin, meron sila matutunan. If ever naman kung puro ka lang tali kasi, no? Wala tayong plano, wala kayong vision, wala tayong mission, wala tayong maabot pag ganyan. So yung sa atin po is sinishare natin na before natin i-implement yung isang bagay is talagang ituturo natin at ipapaabot natin dun sa mga nangangailangan na talagang matatag. So Franz, what can you say? Matatag. Matatag. So yan lang po. So yan lang po mga YouTubers. Hopefully meron kayo natutunan.
And hopefully sa mga soon na vlogs po is more informative video. This is Coach Bong once again with Franz. Always saying happy weekend and always remember that goodwill wins always. Bye-bye.